Good morning again. Happy Sunday sa inyong lahat. Happy Sunday. Happy weekend. Kumusta kayo? Kumusta na mga idolo? Ano ba ang mga galak-galak natin ngayon? Paano ako ngayon sa linggong ito? Ay bago tayong game na papasukin. At ito yung game na nagpasara saglit kay Polygon. Siya yung nag-cause ng traffic kay Polygon. Ano ba ang game ito? Malalaman nyo mamaya mga lodi. Pero bago tayo pumunta doon mga idol, i-check nyo muna itong channel natin. Nakita nyo naman. Nandito yung mga bagong game natin. Ito yung mga game kay Wemix. Oh. Sunod-sunod yan mga lodiks. Tingnan nyo ah. Sunod-sunod yan mga video natin na ano. Si Week na para kay Wemix at naipaparating pa tayo. Kaya puntahan nyo itong channel natin at napakaraming video na maaari tayong kumita. Na walang investments pero magkakaroon tayo ng passive income. At saka huwag nyo rin kakalimutan mga idolo. Pakilike and share ang channel natin. Subscribe nyo na rin at click ang notification bell para updated kayo lagi sa mga ano natin. Mga bagong review natin. Paano bro? Puntahan na natin yung bagong game na nagpasara kay Polygon saglit at nagbigay ng sakit sa ulo niya. Tara, silipin natin at siguradong kikita tayo. Malapit na ang pagkita natin ng malaking pera dito. Tara, samahan niyo ako. Puntahan na natin. Let's go! Ito na nga uli, mga idolo. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. At happy weekend sa inyo lahat. At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan lahat ngayon. Araw na to, malayo sa anumang mga karamdaman. Ito na nga, idolo, yung bagong game. Na hindi na siya totally bago kasi ito'y parang version 2 na. Kasi yung version 1 ng Sunflower. Yun ang nagbigay ng sakit ng ulo dati kay Polygon. At nag-cause ng matinding traffic sa network niya. At dito nakilala si Sunflower. Ngayon, idolo, labas na yung game niya uli. At pwede na nating laruin. Nasa beta test na siya ngayon. Pero pwede na tayong pumita ng malaki. Hindi ko napapakita sa inyo yung palita ng token ngayon. Kasi sa April 15 pa, lalabas yung token niya. Meron kaming nasilip na token niya, pero napakalaki ng palitan ng isang SLF. At maaari tayong kumita ng nasa 30K sa isang ano, sa loob ng isang linggo. Mga idolo dito kay Sunflower. Pero hindi pa sure natin yon. Kaya hindi ko ipapakita sa inyo yung ano sa Pucoin, nung exchange rate niya. Kasi ang nalalaman talaga natin is
ngayong April 15. Kaya abangan nyo, idolo, at pasukin nyo. At napakamura lang para mag-umpisa sa game na ito. One matic lang, isang matic ang kailangan natin. It's almost 80 pesos ang palitan ngayon ng matic. Yun ang mga ano natin, pero na magigipunan natin. Kaya sineshare ko agad to sa inyo, idolo. Noong April 7, nag-lance to. Anong pecha pa lang ngayon? April 9. At maaari pa tayong humabol. Kasi April 15, pwede na tayo makapag-withdraw dito sa game na to. Pero bago yun, idolo, silipin natin yung website nila bago tayo pumunta sa game. Pasadaan lang natin saglit, hindi na natin papatagalin. Ito, sa mga gustong pumasok, pumunta lang kayo sa website niya. Ilalagay ko yung link dyan sa description ano natin sa baba. I-click nyo lang itong bell, ha? At nadaling kayo sa Discord. Kailangan naka-ano kayo sa Discord, mga idolo, ha? Naka-join kayo sa Discord nila kasi hindi kayo makakapasok sa beta game nila pag hindi kayo naka-join sa Discord. Ito, silipin lang natin. Kayo nang bahalang mag-ano dito, ha? Pumasada. Ako'y dadaanan lang natin itong website nila para makita nyo. Tapos, direct nyo na tayo sa game. Ito yung ano website nila, mga idolo. Nakikita nyo naman is farming ano si Sunflower Land. At yung version 1 niya is ganun din. Mayroon lang naging konting pagkaiba at may mga binago lang sila sa game para maging lalo pang sumikat si Sunflower at kumita tayo ng malaki. Ito yung ano niya, ganyan lang, magpa-farm lang tayo, farm, gather, and NSFL. Yun lang gagawin natin. Sa ano lang siya, isa lang siyang farming ano. Tapos yung mga NFT niya, ayan, pwede na natin bilhin sa OpenSea. I-open nyo lang yung OpenSea na yan, idolo. Mga idolo, i-open nyo lang yan at pupunta na kayo sa mga NFT niya. Dito kayo sa site, mag-open ng OpenSea, ha. Alam naman natin, maraming mga scam na website ngayon. Kaya dito mismo kayo sa site ng Sunflower mag-o-open para hindi kayo mapasok doon sa mga link na mga scam. Yan, nakikita nyo naman yung Sunflower version nila. Isang normal na farming ano lang naman siya. Yan. Yan lang naman ang ano ng website na. Tapos ito yung mga developer nila na mga docs naman at nakikita natin yung mga mukha at palagi silang nag-aama. Kagabi, nagkaroon sila na naman ng ama. Yan. At marami silang plano para dito sa game. Yan lang naman yung website niya. Pag-aralan nyo. Kayo na ang sumilip dito para kung papasok kayo sa game, talagang sariling nyo. Kumbaga sariling discarte nyo. Kumbaga kayo talaga yung nag-research sa game. Para matuto rin tayo kung paano ba talaga mag-ano, kung karapat dapat pa ba natin pasukin ulit si Sunflower at kung talagang kikita ba talaga tayo ng malaki. Paano mga idolo, yan lang ang maipapakita ko dito sa ano niya at pupunta tayo doon mismo sa gameplay niya. Tara, samahan niyo ako at silipin natin yung farming gameplay niya. Dito na tayo sa pinakaloob ng game, mga idolo. Papakita ko lang sa inyo kung paanong laruin to at mabilisan lang. Kaya pagtyagaan nyo na kung paano ano ito para makita nyo lang kung paano nilalaro yung bagong Sunflower part. Dito lang yung ano niya, mga idolo. May menu na siya. I-click nyo lang yung menu. Makikita nyo naman yung how to play. Ayan, yung nga sabi dito, how to farm, harvest crop when they are ready. Visit the town and click on the shop. Sell crops at the shop for SFL. Buy seed using your SFL. Plant seed and wait. Yun nga lang mga idolo. Tapos kung paano i-upgrade, nandito rin yan. Tingnan din natin. I-next nyo lang pala to. How to upgrade, yan. Yung goblin, talk to a goblin. Blocking the pills. Visit the town and click on the kitchen. Grab the food that goblin wants. Voila! Enjoy your new fields and crop. And how to sink? Paano natin isisink? Ito nga pala ang bagong sunflower farm natin ngayon, mga idolo. Itong version 2 is
hindi na natin siya kailangan i-save palagi. Hindi gaya nung una. Yun ang isa sa mga naging cause ng traffic sa website no ni Polygon. Dahil dun sa pag-save natin ang game. Kasi kada ano natin, need natin i-save yung game para yung progress natin lahat is hindi mawawala. Pero ngayon is auto-save na siya mga idolo. Kaya wala na kayong poproblemahin. Itong quick on-chain na lang ang magiging problema natin. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin isi-sync yung farming natin. Na hindi tayo gagastos palagi ng gas fee. Yung ng isang strategy, mga idolo, ituturo ko sa inyo. Para hindi kayo gagastos. Kasi sayang din yung gas fee. Kahit sabihin maliit lang siya, mga 6 pesos, sayang pa rin. At pera pa rin yun. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano ang technique natin. Ito nga yung farm ano ko, yung pinaka-farm ano ko. At si Sunflower, isang normal ano lang siya, farming ano lang. Ito yung mga ano ko, mga idolo. At ito yung home ko, nasa level 3 na tayo. Ayan, nakikita nyo naman, level 3 pa lang ako ngayon kasi bago lang din ako nag-umpisa sa game na ito. Kaya sinishare ko lang din sa inyo para kumita kayo. At bago ko nga pala mag-umpisa dito, is need mo lang mag-donate ng 1 matic, mga idolo. Ayan o. Oh. Ayan lang, buy the team, a copy. Sunflower Land is run by a small group of passionate developer who are 100 sleep deprived. Ayan, gagawin natin. Send lang ng donation of matic. 1 matic lang, makakapag-umpisa ka na sa game na ito. Yan lang ang pinakapuhunan natin dito. Kung gusto nyo yung gagastos talaga at malalaman nyo yung pinaka-pool ng game, sa April 15, doon natin makikita. Pero ngayon, napakalaki ng chance natin kumita hanggang April 15 dahil magga-grind lang tayo na magga-grind hanggang April 15. At pag na-release na yung token niya at pwede na natin papalitan is okay na, kikita na tayo, bawin-bawin na yung 78 matic natin. At maaaring nahigitan pa yung pinuhunan natin dito. Ganyan lang mga idolo, ganyan lang, farming lang, magtatanim-tanim kayo. Parang normal farming lang din gaya nung una. Taka may mga bago silang ano dito, naka-clouds pa yan, no? Maraming bago ngayon dito sa game. Maaari nating laruin yan sa future, sa April 15. Yan. Tapos may bar din dito. Yan. Laki na yung pagbabago nung game ni ano ngayon, Sunflower. Kaya medyo ano na dyan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano bibili ng mga seeds. Punta lang kayo sa shop. Tapos ayan, mamimili kayo. Ito, kung gusto niyo yung pang 1 minute lang, ito yung Sunflower seed. Yung kung wala kayong ginagawa at gusto nyo maglilibang, ito, itarin nyo lang to. Pero ito, may limit yan, mga idolo, ah. May limit yan kung ilan yung stock natin. Gaya nitong, ano ko, carrot seed ko. 26 na lang. Ayan yung nakatarim ko ngayon. But every 1 hour, pwede kong i-farm na yan. Kunin na yan sila. I-harvest. Nakita nyo yan. Yan ang presyo niya. Buy 1. Pwede ka mag-buy 1. Buy 10. 0.05. Sa kada 1 hour, pwede mo na siyang i-harvest pag tinanin mo. 0.05 SPL ang price niya kada isang seed. Ayan yung sinasabi ko, idolo, may stock siya. Pag naubos niya yung stock niyo, magsisiro yan, hindi na kayo makakano. Kaya ang technique dito, ang gagawin niyo, umusin niyo lahat yung stock para hindi kayo sick ng sink. Umusin niyo lahat yan. Itong sunflower, ubusin niyo. Itong potato seed, ubusin niyo. Pumpkin seed, ubusin niyo yan. Pati itong carrot seed, itong cabbage seed, tapos itong beetroot seed, ito 4 hours to, 4 hours ano yan, farming. Saka itong cauliflower seed, ito ang 8 hours, ito yung pag matutulog na ito, pwede nating, ito ang bibili nating seed, yung cauliflower seed. Yan ang isa sa mga strategy ko. Halimbawa, time to sleep na, bibili na ako ng cauliflower seed. And worth 0.3 lang naman siya. At para pagising sa umaga, malaki na yung makukuha ko na ano, na SPL. Itong diba, nakalak pa to. Kailangan pa natin mag-upgrade. Itong furnace speed, at nasa level 3 pa lang tayo. Pagdating natin ng level 4 o 5, pwede na natin i-unlock yan. Kaya nakalak pa yan. Radish seed, nakalak pa wheat seed. Yan, nakalak pa po yan.
Hanggang dito lang tayo sa cauliflower seed. Ngayon, pag maubos nyo yan, sa kanya isisig, pindutin nyo itong sink, mga idolo. Para mag-reset ulit siya. Mag-re-reset yan ng stock para magkaroon tayo ng panibagong stock. Ganun ang gagawin nyo, mga idolo. Huwag kayong reset ng reset. Huwag kayong sink ng sink para hindi kayo bayad ng gas fee. Ang gagawin nyo is one-time reset. Ubusin nyo muna lahat ng seed stock nyo sa kayo mag-sink. Yun ang pinaka-isang the best strategy dito para makatipid tayo sa gas fee. Tapos dito, pwede na natin silang isale itong sunflower na may price na 0.02. Itong potato, 0.014. Yan. Tapos itong pumpkin, 0.04. And so on. Ayan, tingnan nyo lang, idola, yung mga ano nyo sa loob. Tapos ito yung mga NFT niya na pwede natin bilhin sa OpenSea. Sa April 15, available na to. Kaya lang may mga price yan. May mga need tayo na ano dito. May wood. May SFL na need tayo. Ito pang isang to. Mga need natin na items para makabili tayo ng mga NFT. At pwede rin natin ibebenta yan, mga idolo, sa ano. Saka ngayon pala, isa rin ano ko sa inyo, warning ko sa inyo, paalala ko sa inyo, one account lang po ang dapat nyong gamitin. Huwag po kayo mag-multi-account. Marami na pong na-ban. Binabawal po ngayon isang flower na magkaroon ng multi-account. One account lang po ang gawin nyo. At isang tao, one account lang po. Bawal po yung multi-account. At marami na pong sinampulan si sunflower na binan ngayon. Tapos kung gusto nyo naman makita yung ano, kung ilan na yung total supply ng SPL natin, kasi mayroon din tayong halving dito, mga idolo. Ito yung SPL supply natin, i-click nyo lang yung tao na yun. Sa ngayon, nasa 812,000 pa. 812,000, 865, and 887. Yan ang total supply ngayon ng SPL na namimina na ng mga farmers dito. At napakalaki pa yung chance natin kasi 5 million yung next halving nila. 5 million bago magbabago yung price ng ano ng mga seeds natin at mga pagbebenta natin ng mga na-harvest natin dito. Kaya puntahan nyo na agad itong ano, samantalayin nyo na habang maaga pa. Tapos ito yung crafting niya. Yan, bibili ka ng axe, magkukulit ka ng wood. Dito naman mga idol sa pagkakraft, kada isang ano nito, isang cut nyo ng wood, is isang axe din ang bibili nyo. E kung total of 5 yan, 5 na axe din ang bibili nyo. Ganon dito sa stone, ganon din. Ganon din sa stone, ganon din dito sa ito, stone pick axe. Ito, pick axe, use to collect stone, collect iron, ito. Ganon din sa iron. Kung ilan yung iron nyo, yan, ito, gold, oh. Ito, iron pick axe, need nyo dyan. Nandito, hanapin nyo lang idolo yung mga ano na yan. Pero, advice ko lang sa inyo, huwag muna kayong bibili. Mag-farming lang muna kayo. Farming ng farming. Tapos, harvest lang. Tapos, ito pala mga idolo, pag-open nyo ng game, ito lang ang naka-open. Nakalak tong iba. Itong dalawang to nakalak. May bantay yan na goblin. Ngayon, para ma-open nyo yan, isnig nyo ng pakainin to mga goblin. Ayan, gaya ng ginawa ko, pinakain ko. Nakikita nyo to. Saka ito. Yan ang binili ko sa ano. Papakita ko sa inyo dito kung paano natin yan yung sun. Punta lang kayo sa kitchen. Yan. I-craft nyo itong ano na yan. Nakapag-craft na kasi ako nito. May ano yan kung anong item ang kailangan nyo. Ito, meron to. Kaya na-open ko na yung dalawang farming ano ko doon. Ngayon ito ang kailangan ko. Yung roasted cauliflower. Para dito yan, mga idolo ito. Itong goblin na to. Makikita nyo yan na yan. Yung goblin na yan para dyan. Yan ang pag-iipunan ko naman. Yan ang kailangan natin. 30 na ano yan, tapos 50 na FPL. Ito sa shop, oh, makikita nyo. Cabbage, cauliflower seed. Yung kailangan natin dito. Yan o, oh, 30 yan. Para ma-open natin yung bagong level ng ano dito, farming. Eh, ganun lang, idolo, yung mga ano, tapos ito pa, yan, 60, na carrots, yung ano na ano natin, radish pie, tapos pumpkin soup, yan lang, ito muna na ano, yung pumpkin soup, saka itong sour crop, para mabuksan yung itong ano, para mapagbit,
mabilis kayo maapang farming. Yun ang isa sa mga strategy dito. Huwag nyo muna itindihin yan, mga crafting-crafting. Huwag nyo muna itindihin yan. Tapos kung i-withdraw nyo na sa 15 yung ano natin, eto, yung punta lang kayo sa bank, pwede kayo dito mag-deposit ng SPL, pero sa ngayon, hindi pa pwede. Kasi hindi pa natin ano yung token. Wala pa yung token sa 15 pa. Tapos available sa April 15 yung withdraw natin ng SFL token dito. Tapos pwede din dito, may tailor din dito kung gusto mong lagyan ng ano mo. Kaya lang may mga corresponding fee nga yan. Bibili natin sa OpenSea, pwede rin. Eh kung gusto mo naman, may Philippine flag dito. Ayan o, ito yung Philippine flag. Bibili ka ng 10, magkakraft ka ng 10 wood, tapos 50 SPL. Yun ang ninid mo para makraft mo yung Philippine flag. Para malagay mo ng flag to, yung farm mo, mapaganda mo. Yan lang mga ano dito, sa loob. Yan lang mga pag-aaralan nyo. Ito, huwag nyo muna rin ano yung ito, masyado tong wish na to kasi may bayad din yan. And hindi pa natin sure kung ano ang makukuha natin dyan. Kumbaga, sugal yan eh. Tapos ito yung barn niya, pwede rin tayo mag-alaga dito ng mag-produce ng egg. May manok din tayo dito. May ano dito, apat na ano, yan. Tapos may mga rare ano rin dito na mabibili mo sa OpenSea, pwede mo rin i-craft. Yan, kailangan natin ng gold, mga ano, wood, itong pusa, farm cat, farm dog, yan. Yung gold egg, 150 egg, o kailangan natin 50 gold. Yan ang mga ano para makrap natin yan. Pero pag, ano, pwede natin bili na to sa OpenSea, pag open na siya, pag available na. Yan lang. Yan lang, masishare ko sa inyo mga idolo. Maraming salamat. At sinamahan nyo na naman ako dito sa isang ano natin na pagtingin dito kay Sunflower. Sana may natutunan kayo at na nagustuhan nyo yung video natin. At pag-isipan nyo pa rin maigi kung papasok kayo sa game na ito. At maliit naman na ang puhunan nga kung ano, hindi naman siya ganong masakit. At pero pag nag-boom naman tong game na ito, at isa ka rin sa mga kumita ng malaki. Kaya yun ang kagandahan dito. Kaya yan lang masishare ko ngayon. Mga happy Sunday sa inyo. Happy weekend. At magandang umaga sa inyong lahat. At sana may natutunan kayo at may naitulong at na-share sa inyong maganda si Mocker. Ito ang EUGHAN Gaming at maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you.